Magandang araw po sa ating lahat. Ako po uli si Melissa Alegre na gusto ko lang po ibahagi sa inyo ang magagawa nitong ribbon, retaso o mga tali na pwede po nating gamitin na panghatak sa ating mga mahal na customer. Kung halimbawa po ay wala pa po kayong kasinong benta, pwede nyo pong gamitin ito sa manikin na pang-attract sa ating mga customer. Unang-una lang po ay dapat po ay kukuha tayo ng mga damit na ating ilalagay sa manikin at didisenyo po natin para po mailagay po natin sa labas ng ating pwesto or shop para po ito ay kumuha ng attention sa ating mga customer. Pumili na po ako ng mga damit na ilalagay ko po sa manikin para po ito ay maging isang attraction sa ating mga customer. Kumuha po ako ng isang palda na ititerno po natin sa ating long sleeve. Ayan po. Sa konting halaga lang po, pwede na po nating akala po ng mga customer ay mamahalin. Pero po, talagang maganda po sa tela. Maganda rin po ang quality ng blouse, long sleeve. At saka po kung pipili po kayo ng palda o kaya mga damit na lalo po maganda sa paningin nyo po, ay kukunin nyo po ay yung stretchable garterize. Ayan po. Ito po. Ibig sabihin po nito, pwede ito po ay magpipit po hanggang large to XL. Depende kung conforme po ito sa katawan ng ating customer. Kung ganito po, hanggang XL size po. Maari din po sa katawan ng ating customer maging 2XL kasi po stretchable po. Malambot po ang tela, cotton, at saka po hindi po siya mainit sa ating katawan. Yan po. Unang-una po, kaya po kasi ako yung nagpakita sa inyo ng mga gagawin kong damit na ilalagay ko sa ating manikin ay dahilan po sa medyo may kauntian ng mga mamimili ngayon dahil sa COVID. Mas maigi rin po na napansin ko rin po sa aking sitwasyon araw-araw, kapag po pala maganda ang inyong nakadisplay sa mga manikin, talagang pupuntahan ka. Magugulat na sila dahil mura, akala mo mahal. Pero pag tinanong pala, itong halagang paldang to at saka long sleeve, mura lang pala. Opo, talagang mura lang. Kasi talagang kung gusto mo makamura sa paninda mo, kailangan kang maghanap ng mga murang damit pero sigurado na magaganda ang tela at saka walang mga sira tulad nito. Ikukumpara mo sa mga brand new, talagang napakaganda ng quality. Talagang maikakwan mo siya sa maihahalera mo siya sa mga branded na Thailand, Bangkok. At talagang masasabi mo na kahit ukay ay talagang mas sigurado mo na maganda pa rin ang tela at hindi nakakasayang na bili. Ayan po. Dito na po tayo sa ating pag-ayos po ng damit sa manikin. Isa po kasi yan sa panghatak ng customer. Kahit po ukay, pero mas sigurado po naman na garintasado at talagang maganda pa po pangalis. Ito po ay matagal na po sa aking stock kaya hindi naman po nakakatakot bumili sa akin dahil sa nasasabing COVID. Dahil hindi naman po pag sinabing ukay ay talagang may virus. Kung sa akin man po at meron po tayong ganyang problema ay talagang unang-una po sigurong magkakaroon ng virus ako kung ito po ay mayroong mga virus ang aking mga damit. Pero sa tagal-tagal ko na rin naman pong pagbebenta nito, ay halos may nabili pa rin naman po. At nag-stop muna po ako nung sa stocks ko noong last February dahil naganap na po ang COVID ngayon. Kaya po,
Tara na po. Atin na pong isuot sa ating manikin para po makahatak na tayo ng mga customer. Ayan po. Una po ay ating na po kasi para dire-diretso. Ayan po. Gagamitin po natin ang mga retaso, mga ribbon. Ayan. Unang-una po kasing ginagawa ko ay ang long sleeve pang sa pinaka taas po para mapit po siya sa katawan at saka sa paglagay po ng sa baba ang damit po. Hindi po siya basta-basta ilalagay lang lagi sa manikin. Dapat po talaga maghahanap pa rin po kayo ng iteterno para po talagang masasabi po maganda po sa pananaw ng mga customer. Ito po sunod, itong palda. Ang pencil skirt. Pabili po ito sa akin. Kaya po kasi pinanguli ko po iring palda para po ito ay mahigit ko po ang long sleeve sa pagbaba po ng skirt. Para po flat po siya sa katawan. Kapag po medyo bulky dito, pwede po nating hugutin sa loob ng skirt para pababa po. Ayan po. Inugot ko lang po sa loob para po mag-flat po. Tapos po, hilahin nyo lang po dito sa pinakagilid po para po mag-fit. Ayan. Hindi rin po kaya madaling mag-ayos po ng dahilanan po sa manikin. Dahil talagang mahirap pong i-combine po sa kung ano pong magagay. Dito sa likod para po mag-fit at siguraduhin po ang tricycle. Pag gusto nyo po ipit dire, ito po, hatakin nyo lang po sa likod. Tapos, lagyan nyo lang po ng sipit. Kunin ko lang po yung ribbon. Ayan po, ito po ang ribbon na pula para po itong gawin nating belt. Ilalagay po natin ang mga kamay. Kung gusto nyo po medyo attractive ring damit na long sleeve, pwede nyo po siyang tukin para po lalong mas maganda. Po, ito po. Pwede na po natin ilagay ito sa leeg ng manikin para po lalong mas may dating.
po natin to para po lalo mas maganda. Kung gusto nyo po talaga ng paganda ang inyo pong display sa mannequin, maaari nyo po siyang i-makeover at pag-isipan po maigi kung ano pong sa tingin nyo po ay yung mas maganda sa paningin ng mga customer po, yung talaga nakakaakit. Tulad po nitong ginawa ko, ito na po yung finish na gawa ko. Ito po yung finish na ginawa ko. Napakaganda na po. Pwede nyo na pong akalain na hindi na siya ukay. Nasa discarte lang po ng pag ayos ng damit. Ultimo po sa palda. Ang ganda po. Yan, pwede na po natin i-display sa ating sa labas ng ating pwesto. Ayan po. Sana po may natutunan tayo sa pag-display po sa mannequin para po isang attraction po sa isang pwesto. At kung gusto nyo po maraming customer na napupunta, pwede nyo rin po siya i-post sa Facebook para po siya ay mainganyo ang mga viewers po natin, mga friends po natin na hindi lang basta ukay. Maganda rin po ito pag nakasuot at nakalagay na po sa ating katawan at pwede na po natin magamit sa lahat po ng okasyon. Maraming salamat po and God bless.